Nagbago ang ihip ng hangin. Kung dati total ban sa firecrackers ang gusto ng Pangulo, ngayon may naisip na raw siyang paraan para hindi mawala ng kabuhayan ang mga nasa industriya ng paputok. Narito po ang aking report. Pinaliwanag pa rin ng mga fireworks display ang kalangitan ng Metro Manila sa pagsalubong ng 2021 kahit ilang syudad ang nagdeklara ng total ban. Kung masusunod si Pangulong Duterte, wala nang kanya-kanyang pailaw sa pagsalubong ng bagong taon. Community fireworks display na lang. Ang gusto niya, mga lokal na pamahalaan na lang ang pwedeng bumili ng pang-fireworks display. Bawal na ang individual na pamimili. Ito raw ang nakikita niyang kompromiso para may negosyo pa rin ang industriya ng paputok. So as not to deprive the Bukawi residents of their livelihood, I will only allow, kung maaabotan pa ako ng Pasko uli, I only allow firecrackers and everything to be done by government. And it would be the mayor himself and the chief of police who should do this. Yung fireworks sa community para makita ng tao with all the safe distances, lahat na social distancing doon sa pulbura, sa putukan. Nasa 4,000 ang mga retailer ng paputok na miyembro ng Philippine Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association sa buong bansa. Nasa 5 lang daw ang malalaking fireworks manufacturers sa bansa na pinagkukunan naman nila ng ibebenta. Dahil tiyak diretso daw sa manufacturer ang mga LGU, tiyak din na gutom ang aabuti nila. Di ang binuhay ng mga LGU yung di mayayaman lang. Eh paano nila matutulungan ang mga kagaya naming retailer lang? Siguradong hindi sila kukuha sa amin. Ang mabubuhay lang dyan at ang layaman lalo, yung dating mayayaman. May mga maliliit na manufacturer naman. 34 ang lisensyadong miyembro ng kanilang asosasyon. Maliban sa mga nasa Bulacan, may mga nakabase sa Metro Cebu, Negros Occidental at Iloilo. Pero sa totoo lang daw, hindi sila makakalaban sa mga malalaking manufacturer. Mahirap din po kasi po karamihan naman po sa maliitan lang po ay mga lucis, fountains. Kung may mga aerial kami, konti lang naman po. Hindi po yung may massive designs. Kung nangangamba ang mga negosyante, lalo na ang mga manggagawa. Ang mga trabahador sa tindahan at bodega pa lang, aabot na raw ng 20,000. Tulad ni Ronald na taga-benta sa isang tindahan sa Bukawi, Bulacan. Saan daw sila pupulutin kung magsara ang tindahang pinagtratrabahuhan niya? At the end of the day, ma'am, kami pong maliliit talaga ang maapektuhan talaga. Hindi naman kasi, ma'am, yung mga distributor, hindi naman yung manufacturer ang maapektuhan. Kami pong maliliit. Mas marami po kami maliliit. Yung labor, yung mga nasa laylayan nga, kung tawagin, ma'am, kami po talaga ang higit na apektado. Bibigyan po ba kami ng gobyerno ng trabaho?